Patay ang dalawang suspect sa panggagahasa at pagpatay sa isang babaeng 7 taong gulang na babae nitong Biyernes matapos umanong makipag-agawan ng baril sa pulis sa loob mismo ng kanilang selda sa Maynila. Balitang hatid ni Haji Rieta. Nitong Sabado lang nahuli sina Roderick Soliveres alias Mulong at Cecilio Bacolo alias Junjun sa isinagawang follow-up operation ng Manila Police District. Suspect ang dalawang hinihinalang miyembro ng Sige-Sige Sputnik Gang sa panghalay at pagpatay sa 7 taong gulang na batang babae sa Santa Mesa, Maynila. Pasado last Diyos kagabi, napatay ang dalawa matapos umanong makipag-agawan ng baril sa pulis sa loob mismo ng kanilang selda sa Homicide Division ng MPD. Ayon kay PO1 Ramil Dimagiba, inutusan niya si Rosel Beres na itapon ang naibong ihi sa kanilang selda. Pero bigla na lamang daw inagaw ang caliber 99 na pistol na baril na nakasuksok sa kanyang pantalon. Nilapag ni Junjun na yung lalagyan ng iian, yung container. Simulong, biglang umakma at inagaw yung baril ko. So nagkaroon kami ng scaffold doon, nagkagulo. So hindi naman sa pangyayaring to, biglang pinutok at pumutok yung baril na gamit ko. Tinamaan sa kaliwang dibdib ang 19 na taong gulang na si Bacolo. Narinig naman doon ni Pio Trirodel Benitez ang putok ng baril habang nagbihis, kaya dali-dali niyang pinuntahan ang opisina. Pag silip ko, sa akin na nakatutok yung malaki, si Bulo. Siyempre, imminent danger. Nasa harapan ko, hindi ko naman pwede balaan pa siya. Dahil nagkaano na kami, launa ko siya ng putok. Tinamaan ang bala sa kaliwang bahagi ng noo si Soliveres. Dito raw sa kwartong ito naganap ang pang-aagaw ng isa sa dalawang sospek sa isang pulis. At akwento nga ng mga pulis, napakabilis din ang pangyayari kung saan ay humantong pa nga sa putukan ng mga baril. Agad ay sinugod sa Philippine General Hospital sa Maynila ang dalawang sospek. Pero dead on arrival si Bacolo. At hindi nagtagal, binawian ng buhay si Soliveres Hospital. Nag-iingat naman ng mga pulis natin. Kaya nga in the process na na-over power natin sila eh. Kaya lang, ang utak kriminal, ano yan mga unpredictable yan eh. Bagaman patay na ang dalawang suspect sa panghalay, hindi pa naman daw tinuturing na case closed ang kasong kinasangkutan nila. Meron pa namang isa na undergoing operation. Kaya hindi pa natin totally masasabi na moot and academic na to. Iimbestigahan din daw ng MPD Homicide Division kung may pagkakamali o pagkulang ang mga polis na humantong sa pagkamatay ng dalawang suspect. Haji Rieta, GMA News.